Hello mga kabeard, magandang araw po sa inyo and welcome back sa aming channel. I am Jay and we are now in day 22 sa ating Veraneo project. As you can see, we are now preparing po yung ating mga biga. Ready na po siyang buhusan and yung mga formworks po ay naka-ready na rin. And now they are pouring concrete sa ating mga biga. On the side note lang po, if you will notice yung ating mga steel sa ating mga beams, ang sizes po niyan ay 16mm po yung ating apat na corners. And then meron siya sa middle na 12mm and then yung mga parilya niya is 10mm. So, ito pong mga beams na to is in preparation po para dun sa pag ready natin ng ating mga steel deck para dun sa ating second floor na slab. Day 22 guys. Ayan, ibuhos na yung second floor extension. So ganito po tayo mag-execute ng ating pagbubuhos. So kapag nagbubuhos po tayo, naka-focus lahat ng tao natin para mabilis yung ating process ng pagbubuhos. Bali po yung target po kasi natin within the day matapos po yung ating pagpo-pour ng ating mga semento para wala po tayong dugtungan na mangyayari, no? Kasi yung mga dugtungan po na yun, yun kasi yung pwedeng pagsimulan ng mga cracks and ng mga leaks, especially kung naka-expose po siya sa open weather. Pero ito naman on this case, kasi since second floor kasi ito, this will be the flooring para sa ating bedrooms. Ayan. Dito naman sa likod guys, naka-ready na rin yung steel deck and yung mga electrical para sa ilaw and ayan, papatakbo sa panel board papunta doon sa loob. So nakaabang na po. And then dito po sa may dulo na to, ito, bali open lang po kasi to, open area lang siya. So kaya wala siyang steel deck na nakalatag. And then here, so ganyan po yung, same lang naman po yung latag din dun sa kabila. Ang spacing po ng ating bakal is 40 centimeters or 400 mm by 400 mm. And then ang kapal ng bakal natin is 12 millimeters po yung bakal na ginamit natin. So ito po yung magiging drain ng shower natin and then this one is the para dun sa toilet bowl and then drain din para sa ano, sa ating sink. So bali dito guys, ina-add lang po ni Foreman yung ating conduit para dun sa ano, sa additional lighting natin dito sa ating open area na tinuro ko sa inyo before. So ganyan lang naman po kasimple yung paglalagay ng conduit. Pero yun nga po, dapat alam niyo kung saan ipoposisyon, saan ang papunta yung switch and saan din tatakbo yung ating supply ng kuryente.
And ayan, almost done na po tayo sa ating pagbubuhos sa ating second floor. Ayan, malapit na silang matapos, kaya bumababa na pa isa-isa yung ating mga tao. Keep in mind lang po yung pagkaganitong nagbubuhos, at least yung level ng ating semento is medyo nakaayos na din, no? Kasi para yung pag nagtatapping na tayo ng finishing na semento, hindi na ganun kahirap. So importante rin na dapat pinapatag na rin natin ng maayos para hindi na rin tayo mahirapan later on kapag nagpi-finishing na tayo ng flooring. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling.